Guys, welcome back to my channel, KAALAMAN Online po. Diretso muna tayo saglit sa lumista, tignan natin doon kung merong record about sa variants or varieties ng mintmark ng mga 10 piso by metallic. Ano? Alam nyo kasi guys, meron akong natuklasan. Ito palang mga mintmark ng 10 piso na by metallic ay may mga pagkakaiba. At meron ding upper and lower mintmark. Ayan, so simulan nyo itong video, tapusin nyo na rin po para makuha nyo po ng buong-buo ang ating informasyon sapagkat bibihira pa po itong natatalakay. Okay, tingnan natin. Ayan, anong base po dito sa record ng lumista ay ang comments lang po dito is about lang doon sa tatlong variants niya, about sa dye, yan o, dye 1, dye 2 at dye 3, at hindi pa po ako pumunta sa ibang website para malaman kung yung tungkol nga doon sa variants ng mintmark nga ng 10 piso. Saka ako na lalaliman yung research about dyan, ano, kasi kailangan ko munang maipakita sa inyo. Yan, para magkaroon na po kayo ng idea at nang sa ganun eh, kayo na rin mismo mag-research about sa mga pagkakaabi nitong mintmark ng 10 piso. Tara po. Okay guys, ito po yung mga 10 piso, no? Yung mga year na pinagkunawa ng may example ng mintmark na meron siyang pagkakaiba. Year 2006, year 2003, and year 2015. Ayan. Ayan, isa-isayin natin yan. Paliliwanag at papakita natin, i-close up natin para mas makita nyo talaga yung aking sinasabi. Siyempre dapat meron po tayong laging katibayan para nang sa ganun eh, kapanipaniwala po. So ito, unahin natin yung example ng mintmark dito sa year 2006. Ito siya, year 2006. Okay guys, ito, pinamitan ko ulit ng ultra zoom alien technology, no, para mas madali natin makikita. Ayan, ano, paano ko masisimulan to. Okay, pansinin nyo na lang muna guys. Ayan, close up natin ng konti. Ayan, so ito, no, pansinin po ninyo yung itsura, yung form ng mintmark. Ayan, familiar na ba kayo dyan? So ayan ang mintmark ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ano, BSP. Ayan, medyo may distansya siya dito sa pinaka kwelyo ni Andres Bonifacio. Hindi siya nakadikit, ano. Ayan siya. So sa makatiwid siya guys, ito eh, ito na po yung sinasabi ko na upper mintmark. Kasi doon sa iba, yung mintmark ay nasa baba, ano. Ito pong sa year 2006 na ito, eh lahat po yan ganyan ang mintmark niya. So inisa-isa ko kasi lahat ng aking year 2006, pare-pareho sila, no. So pumunta muna tayo doon dito sa isa para mamaya itutuloy ko yung pagpapaliwanag. Kasi kung meron tayong makikita special at kung paano natin malalaman yung special na mintmark. Okay, mapunta naman tayo sa year 2002. Ayan guys, year 2002 po yan. Close up natin yung kanyang mintmark. Okay, ayan siya guys, ano. So kung mapapansin nyo rin, medyo malayo din doon sa kwelyo ni Andres Bonifacio. Pero ang pagkakaiba nito doon sa nauna na year 2006, ano, yung mintmark po noong year 2006 eh flat po yun, yun sa part na to. Yan, dyan sa part niya flat po yung 2006. Ito po patuloy siya. Ayan. So tapos yung pagkaka-imbose niya eh hindi ganun kakapal. Ayan, pagkakaiba niyan. Mamaya pagtatabi-tabihin natin yan para mas malinaw. So punta tayo sa next. Okay, ito yung kinuha kong example, no? Year 2013. Ito po yung series na kung saan eh poging-pogi si Andres Bonifacio, no? Pati yung mintmark dito eh, maganda ang pagkakayari. Papakita ko. Ayan guys, no? So tingnan nyo, yung unang dalawa is nasa taas, ano? Ito eh halos nakadikit na po doon sa kwelyo ni Andres Bonifacio. So ito po yung tinatawag ko na lower mintmark. Pero sa year po na ito, lahat po ng mintmark ay puro po ganyan. Medyo may kalakihan siya. Maganda yung pagkaka-imbose, ano? Pati yung mismong mintmark niya, yung pagkakagawa, eh maganda po yung design niya. Yan, ngayon pagtatabi-tabihin natin siya para makita natin yung kanyang mga pagkakaiba. Okay, eto na sila guys. Yan, nakita nyo agad yung pagkakaiba.
year 2006, 2002, and year 2013. Ayan, so unahin natin 2006. Ito yung mintmark na sinasabi ko nga medyo makapal pero maliit. Bilugan lang siya, no? Yung kanyang disenyo. Medyo makapal siya. Compare dito sa 2002 na manipis pero medyo malawak yung sakop ng kanyang mintmark. Pati yung mga dulo. Ayan, diba? Yung dulo na yan tapos yung dulo dito sa kabila. Di po ba? Kumpara dito sa 2006, flat po siya. No? Pareho po silang malayo doon sa kwelyo ni Andres Bonifacio. And panghuli, itong year 2013 ang pinaka naiiba sa lahat na mintmark. Ano, makapal siya, maganda yung design, makapal ang pagkaka-imbos niya, yung bilog, malaki. Ayan, kita niyo naman po, di ba? At nakadikit po siya doon sa kwelyo ni Andres Bonifacio. Ngayon, ang tanong siyempre, common pala yan sa mga year na yan. Paano natin malalaman na may special yan? Simple lamang po. Kung sa year 2006, kung marami kayong year 2006, isa-isahin niyo po yan. Yan. At kung meron kayong makita ang year 2006 na nakadikit doon sa kwelyo ni Andres Bonifacio, kakaiba na po yun. So, special na po yun. Or, year 2006 na ang bitmark ay katulad nitong year 2002 or year 2013. Ayun po. Doon niyo po makikita ang pagiging special yan, yung mga varieties. Kung meron man, di ako sigurado. Pero siyempre, advance tayo eh, di ba? Dapat advance tayo palagi. Advance ako mag-isip. Ayan, tama siya. No? Pero huwag masyadong advance, baka makulong kayo. So, okay, gusto na sana. Kayo rin, sa-isahin nyo na po yung inyong mga 10 piso dyan. Nakakuha naman na kayo ng idea kung paano natin malalaman ang special sa mintmark nito mga buy metallic 10 piso. So, sana nakatulong at nakadagdag ng kaalaman na naman sa inyo for today. Ano, at dun po, guys, ano, sa pinaalala ko, mag-join na po kayo sa ating membership. Parang awa nyo na po. Yan, para maging masaya tayo. Kasi pag members kayo, may mga perks po dyan. May mga badges po yan kapag kayo po ay magko-comment. Special po yan. So, until next time, guys, hanggang dito na lang ang ating content. Maraming salamat po muli sa inyo lahat. God bless you all, guys.